guys! Good morning! So, today is December 31 and kauuwi lang namin ni Mama galing sa pamilya ng prutas. Grabe guys! Ang daming tao! Ang init! Hindi na nga kami totally sa palengke nagpunta ha kasi iniisip nga namin yung hassle at saka ang dami pang namin dapat gawin. As of now, wala pa kami nape-prepare. Yung mga dessert hindi pa namin naaayos. Sobrang nakakapanibago kasi last year yung bumili ako ng prutas sa kasama ko si nanay. So, i-update ko kayo. Siguro i-arrange ko na yung fruits doon sa terrace kung saan namin sin-celebrate yung New Year. At the same time, yung pag-prepare ko ng dessert. See you later! So, ang gagawin naman natin ngayon, yearly dessert din namin to guys, basta yung tatlong yon. Ayan, yung sweet fudge guys, binlog ko na kung paano gawin to, ilalagay ko na lang sa link sa baba kung ano yon, kung paano yon. Then, eto, naubusan na kami guys ng creme densada, eto ang ilalagay na. Cowbell, condensed milk yan, kahit ano guys, kahit anong brand. Then, eto, Nestle cream. Buti na lang guys, na-chill na namin to guys ha, lagi kasi kaming may stock nito sa rep para if ever na gusto namin gumawa ng homemade ice cream, mas maganda kasi kapag wala kaming mixer isa pa eh, hindi ko alam, nasa CD na yata sa kabila. So eto, iyan, na-chill na siya guys, kaya bongga, paghahaluin ko na lang, hassle-free talaga yung ginagawa guys ng creme densada kasi hindi mo na kailangan maghalo, kaya lang no choice tayo anyway. Eto, stock namin to, then eto, pinabili ko sa kapatid ko yan, gagawin na natin guys. Guys, we're finally here sa terrace kung saan namin sineselebrate yung New Year's Eve. So, i-arrange ko na yung mga fruit. Okay na to guys, na-disinfect na rin to. Ayan. Yung iba dito guys, kahapon ko pa binili, kaya medyo malalamig na siya. Tingin nga, naniniwala kami guys na kailangan kompleto din yung 13 ba or 12 na binubulog. Actually, sumobra nga kami ngayon taong 14 na yung amin. So, ito. Ayan, i-arrange lang natin siya.
that's it for now, guys. I-update ko kayo later sa mga mangyayari pa sa amin. See you later! Hi, guys! So, tapos na akong maligo. Nagpe-prepare na sila dun sa baba. Guys, sobrang simple lang na sinuot ko kasi wala yung stylist ko. I remember before, last year, si Nanay, she decided na parehas ang itim ang suotin namin. Grabe, guys! Alam mo yung parang, sige, mag-itim ka, mag-itim tayo, kasi one year kang mag-look. So, alam nyo yun. Okay, guys, update ko pa kayo sa mga mangyayari mamaya. See you later! Happy New Year! Sir, handa. Ay, nako, bilis na talaga. Kumanta ka, ikaw! Ay, si Tis. Yan mo, parang natag ko sa akin. Yan mo yan. Yon, that's it. Yan na, napakita ko na sa inyo yung preparation parang a day in a life, diba? A day in my life. Ayan, medyo may mga nagpapatutok na oras na siguro para i-close ko yung vlogs ko, guys. Maraming salamat. Alam nyo, sobrang nakakapanibago yung New Year ko. Ang hirap kasi wala talaga. First time namin walang nanay. Actually, this is the first time na sama-sama kami nag-New Year ng tita ko. Dalawang family kami. Yung papa ko hindi nyo na lang nakita sa picture kasi lasing na siya. Natatandaan ko nung nakaraang taon, nakakulaitim na damit din ako, guys. Si nanay ang namili noon. Actually, terno kami. Alam nyo yun, parang pag-iisipin mo, lahat ng bagay may dahilan. Si nanay, hindi niya ako agad-agad pinapayagang mag-travel kung saan-saan. Pero nung 2020, nagpaalam ako sa kanya. Sabi ko, Nay, dun ako sa best friend ko magpapasko. December 18, ako umalis nun sa bahay. Then dumating ako December 28, almost 10 days kami dun sa Makati. Hindi ako agad-agad pinapayagan nanay, kaya wala akong guts na magpaalam. Pero that time, pinayagan niya ako, knowing na Pasko yun. Alam mo yun, talagang nagbakasalakan naman ako kung papayagan niya ako. Then yun, walang ano-anong pinayagan niya ako, basta ang pakiusap niya lang sa akin. Sabi niya, umuwi ka ng New Year ha. Di talaga namang hindi ko papaabutin yun, kasi di ba yung superstitious beliefs ng matatanda, kailangan New Year nasa bahay ka. Alam mo yun, ngayon kung iisipin ko, parang isa ba yun sa mga premonitions ni nanay na, oo, sige, magpasko ka nang wala ako, sanayin mo yung sarili mo na wala ako para masanay ka, pero umuwi ka ng New Year kasi last na to. Alam mo yun, tapos siya kasi yung, kumbaga ba, ano ko, stylist ko. Sabi niya sa akin nung New Year, Kate, mag-itim ka, parehas tayong mag-itim. Alam mo yun, kung iisipin mo, meaning ba to kasi magluluksa ako for almost a year? Kasi diba September nga siya nawala. Ayun, Nay, hindi ka namin makakalimutan. Hanggang ngayon, hirap na hirap kami. Pero we're trying kasi talagang pati daw yung soul mo nahihirapan once na ganito yung nangyayari. I miss you, Nay. Yun. Guys, happy New Year! Maraming salamat sa lahat ng advices niyo sa mga nangyari nitong nakaraan, di ba? Sa mga subscribers ko, na friend ko rin, salamat. Salamat sa pag-comfort niyo. Alam niyo sobrang hirap na pinagdadaanan ko ng pamilya ko. To the point na hindi ko alam kung stress pa ba to or depression na yun. Mag-ingat kayo palagi. Yung mga loved ones nyo na may mga edad na, kung pwede, wag nyo na silang paalisin. And please get vaccinated, especially tayong mga nagtatrabaho. Diba? Sobrang kailangan natin yun para kahit paano safe din yung uuwian natin. Yun, mag-ingat kayo, guys. All the best. Sana wala nang mabawa. Sana tuluyan ang mawala yung COVID na to, since kahit paano nakaka-move on na tayo. Sana magtuloy-tuloy na. Wala akong ibang delay na sana na matapos na to. Kasi alam ko yung pakiramdam ng nawalan. Hindi ko sukat akalain na isa ako sa mawawalan because of the COVID, diba? Yun, guys, mag-ingat kayo palagi.
maraming salamat sa pagsuporta do ang tagal kong nawala sa linya, di ba? Happy New Year! Please, thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. God bless. Love you.